Hello guys, and gising na ang ating Sarah. So ngayon umiiyak na siya. Pababa na ako dahil ang kwarto niya ay nasa doon ng palapad. And so 1:30, 2:30, 3:30, 4:30. So 4 hours siya natulog, guys. Hey, Livert! Hey! So, hey! Ang tagal mo natulog! So, iyon. And, yung kwarto ng aking in-laws ay nirepaint niya. So, ito na. Nirepaint niya yung pintana. So, magdo-double paint siya kasi parang one paint pa lang yan. So, mas light pa. So, kailangan double paint talaga siya, guys. Yun ang turo sa akin ni Lane. Kapag magpe-paint ka, aside from kakayurin mo siya, para matanggal yung old paint, tapos lalagyan mo ng white, and then, after na matuyo, pe-painting mo ulit para double and mas matagal siyang palitan. Matagal mag ano mag mag mawala yung pintura. So ayun guys, kasi nga kanina tinanong ko yung ilos ko kung ano yung estimate niya na taon bago ibenta yung bahay. So wala pa naman siyang estimate. Sabi ko, 5 years ba? Tumawa siya, sabi niya, wag naman. Kasi nga, sabi niya is, masyado na daw siya matanda nun. Kung 5 years pa yung hihintayin namin. So, yun guys. Kasi nga, naghahanap talaga kami ng farm. Farm kung saan magpapatayo ng bahay. Pero dito kasi guys, sa Netherlands, napakahirap makahanap ng farm na pwede magtayo ng 2 hanggang 3 bahay. Usually guys, kahit gaano kalaki yung or kalawak yung lupa mabibili mo, like for example yung chinek nila mama last week, which is 4,000 hectares, yeah, 4,000 hectares nga ata yung nakita nila. Yeah, 4,000 hectares nga, guys. And ayun, sinundan ko yung anak ko. And may malaki lang bahay na kasama doon sa lupa, but hindi allowed na magtayo. Isang bahay lang yung pwede. Ang pwede nyo lang gawin sa bahay na yun is to renovate. Hindi ako nakasama that time, guys, kasi may sakit si Sarah at may sakit din ako nung time na yun, kaya hindi ko rin talaga nakita. But yun ang sabi nila mama. Sila yung nakasama siya tsaka yung kapatid niya. So yun yung sabi ni mama. Hindi possible na makapagpatayo ng bahay kasi nga yun ang law dito, guys. Kahit anong lawak na lupain mo, useless. Unless pataniman mo yan, pwede mo ba pakinabangan? Or mag-alaga ka ng hayop, cost of, ano din, magkukos din yun, diba, ng amount. So, yun ang mahirap talaga dito. So, wala talaga kaming, hirap kami makahanap talaga ng lupa. So, Sarah, come on, Libert. So guys, ay pinagawa na rin ni mama yung balcony. Every 5 years talaga. Yan, nalalak na siya, no? Dati hindi siya nalalak. Ngayon nalalak na siya. Dati ang hirap niyang buksan, ang hirap niya rin isarado. So, ito lang yung lagi namin ginagamit na paglak. Sorry guys. And, pinalitan na rin itong balcony. As you can see guys, bago. Tapos ito, paint. Bago rin. Bago na siya guys. Kasi every 5 years. Anak, pasok tayo. Anak, pasok.
Sara! Ng aking in-laws. And yun din yung pinag-pray ko dati na kung magkakaroon ako ng in-laws, sana mabait. Hindi lang mabait yung binigay sa akin ng Lord. Sobra pa. Sobrang maalaga ni Mama. Tsaka nakita ko rin talaga yung love niya, lalo na sa aking anak. Mas lalo kong minahal ang aking biyanan. Kaya you know what, guys? Napaka-favor din para sa akin, sa amin, na dito kami nakatira kay Mama. Kasi we always see her every day. And which is good, di ba? Kasi, ano, wala na nga si Papa, diba? And, sobrang favorite siya ng anak ko, guys. Sobrang hinahanap lagi siya ng anak ko. Kahit ako yung madalas kasama ni Sarah, pero very close din si Sarah sa oma niya o sa lola niya. Sobra talaga, guys. And, yun. And we are very thankful kasi si Mama, she is helping us also, especially to save our alam yon income, para if ever we need something or we kasi may binili na kami lupa talaga, guys, sa abroad. Bumili kami ng bahay sa ibang lugar in case, guys, na hindi talaga namin kayang maka-afford talaga at the moment ng bahay lupa dito sa the Netherlands. So, at least may plan B kami talaga, guys. So, yun din yung rason namin ni Lane. And we need to considerate it. Kasi nga, hindi kami pwede talagang i-force yung isang bagay na hindi pa talaga. But we're still hoping na yung baka bukas o ikalawa, next year, may mabago, diba? Pero, ayun nga, guys. And medyo umuulan. Kailangan ko muna ipasok yung ating mga damit. And wait lang, guys. And guys, alam nyo ba yung presyo ng mga bahay dito sa The Netherlands? I think na talakay ko na rin siya sa mga ilang iba kong vlogs. Pero isama ko na rin talaga dito sa vlogs namin na yung bahay dati, may law dito, guys, na doesn't matter kung kasal kayo o hindi, as long as you use o ginagamit ninyong address ay isa, or then naka-registered kayo as a partner visa, civil, or kasal. So, yun po yung criteria, no? So, doesn't matter kung isa doon ang status ninyong mag-boyfriend o mag-asawa. And guys, dito, it doesn't matter kung may anak kayo o wala. Pagdating sa bahay, guys, kung kukuha kayo ng bahay, dati daw, sabi ng in-laws ko, yung bangko at saka yung financial housing is kinoconsider daw nila is yung one income lang. Meaning, doesn't matter kung si babae yung may trabaho o si lalaki yung may trabaho, as long as may contract, pwede kayo manghiram ng pera sa bangko o maka-avail ng bahay. Yan ay 20 years ago. So, 20 years or 40 years or 50 years ago. Yan yung policy or yung law ng pagbili ng bahay dito. But then, nabago yun, guys. Ngayon kasi, hindi ko alam kung kailan nagsimula. Ngayon kasi, guys, dito, kung bibili kayo ng bahay, is kailangan i-considerate nila is both of you. Meaning, hindi lamang si lalaki yung may trabaho o may income, dapat si babae din is may income o trabaho at may kontrata. So, yun. Isa yun sa number one na i-considerate nila, yung income nyo. Secondly, guys, is yung savings. Hindi ko alam kung ilan yung exacting porsyento kasi naiiba talaga yung percentage ng savings. So, as much as i-combine nyo rin kasi yun, guys. So, let's say 50,000 yung nasa bangko ng babae
And 70,000 naman yung nasa bangko ng lalaki. So yun, kailangan kahit ganun amount meron kayo sa bangko nyo. Isa yun sa i-considerate. Unless, katulad sa kaibigan ko, bago niya na-meet yung boyfriend niya or yung fiancé niya, is may rent-to-own apartment na. So, nung binenta na nila yung apartment nila, it were worth of 300,000. So, yung binili nilang bahay is worth of 425,000 euros. So, yung remaining balance, yun na lang yung i-divide, let's say 10 years, na hulugan nila monthly hanggang sa matapos yung kontrata ng bahay nila. Para masabi mong, sa'yo na yung bahay. Although sa'yo naman yung bahay, pero yung matatapos ka na, diba? Doon mo ma-feel na, yes, finally, tapos na ako, akin na talaga to. So, yun. So, malaking factor talaga yung savings at saka yung income ninyo, both of you. And then, so, yun lang naman yung pinakamahalaga, guys, na kinoconsider dito. Kung bibili kayo ng bahay, kung naisip nyo na magkaroon ng bahay. Kaya dito, guys, madalas talaga yung mga young couple or mga kami katulad namin, yung mga bago pa lang. So, mostly talaga tumitira muna sa biyanan o sa magulang na lalaki o sa magulang ng babae. Kasi guys, uso yun dito. Kasi nga, una, estimate nyo, 3 to 5 years, titira kayo sa biyanan ninyo para lang makaipon kayo ng pang savings ninyo kasi you are planning to buy your own house. So, ganun kami tinutulungan ni mama. So, sa ganun paraan kami tinutulungan ni mama. So, para maipon namin yung kinakailangan namin amount para maka-avail kami ng bahay. But then, pwede pa rin naman ma-change yung sitwasyon. Hindi pa rin din namin alam. So, talagang isa talaga sa crisis dito na kinaharap ng mga tao is yung housing o yung pagbili ng bahay. Although, ang Netherlands kasi, guys, is parang kasi laki lang siya ng Luzon. So, ganun lang siya kaliit. And yung tao dito, I think, nasa 16 million yung population. Pero you can check into Google, guys, kung how many population na yung Netherlands. That's 60 to 70 million, I think. And so, nagiging worthless ang isang pagbili ninyo ng malaking lote kung hindi nyo gagamitin sa pagtatanim. Pero yung pagpapatayo ng halimbawa apartment kasi may malawak pa yung lote ninyo. Kasi gano'n tayo sa Pilipinas, di ba? Or else ay ipapatuyuan nyo pa ng isang bahay. So, hindi siya possible dito. Impossible siya dito. Meaning, malabo mangyari yun. So, kasi dito guys, kung ikaw ay magpaparenovate ng bahay, it's okay. You don't need to ask the permission to Kutakamente or municipal. Pero outside your house, what I mean is sa labas ng bahay mo, like for example, mag-extend ka ng kusina, or else magpapatayo ka ng storage kung saan mo itatambak yung mga lumang ano yun, kinukonsidera yun dito. So, kailangan mo po kumuha ng permit kahit sa'yo yung lupa. So, even pagputol ng sarili mong puno, yung malalaking puno, guys, kailangan nyo po ng permit. So, ganun kahigpit dito, kahit it's your property, but still the municipal, kung saan ka nabibilang, ay ano pa rin, sakop pa rin nila yan. So, ganun po talaga kahirap ang sitwasyon ng mga tao pagdating sa housing talaga dito sa the Netherlands. Unlike sa Philippines, kung may malaking ektarya, bahala ka kung ano yung gusto mong gawin. Pero dito guys, hindi ikaw yung magde-decide sa lupa mo. Kasi dito guys is may limit lamang yung pagpapatayo ng bahay. And kahit may malaking space ka pa tulad to kay in-laws ko, kung totoo sa'yo malaki pa yung space ng likod at saka ng harap,
but hindi mo pwede patayuan niya ng kahit ano. So, wala na talaga kami magagawa, guys. Ganun talaga yung loob dito. Kaya, yan. Kung nakatira kayo, kung may kakilala kayo sa Netherlands, alam po nila yan. So, yun. Yun lamang, guys. And I hope nabigyan ko kayo ng kahit papaano na knowledge. What I mean, ideas. Kung mag-i-immigrant kayo dito sa the Netherlands. Isa talaga yun sa malaking factor. So, hello guys! Meron pala nagbigay sa akin ng pancit hap-hap. So, she's living in Lucena. So, isa to sa binigay niya sa akin pasalubong. So, itatry po natin. At meron ako dito, yung in-laws ko may nabili siyang 50 cent na euros na baboy. So, gagamitin po natin ito. Igigisa ko ito kasama ng carrots. Green beans. So, meron tayong, hindi siya repolyo, guys. Parang lettuce siya. So, yun na lang yung ipagsasawag natin. So, see you later, guys. Natawa ako, guys, kay Sarah. Anyways. So, grabe talaga. Sunod. Lagi niya pagsunod kay Oma. Anyways, guys. May hinanda na ako dito. Carrots at saka baboy. So, igisa muna natin yung baboy. Hindi ko na nilagyan ng mantika kasi magmamantika naman siya ng sarili niya. So, ayan guys. So, although meron na kami pagkain sa na pre-prepare ng nakaraan, wala lang. Stock ko na lang to kasi ako lang naman nakakain ito. Maybe si Sarah. Ang gusto niya. So, ayan guys. And, gisa-gisa lang natin ito. Hindi na ako masyadong maglalagay ng napakaraming ricado. Hindi naman siya pancit, no? Just wala yun nakikita kong pancit hap-hap, wala naman masyadong ricado. Diba? Parang plain lang naman yung iba. So, try natin yun. Pero nilagyan ko pa rin ng mga konting ano, carrots at saka repolyo. Ah, yung cabbage. Hindi siya repolyo, guys. Parang cabbage. Cabbage is repolyo, diba? So, yun. So, guys, luto na ang ating pancit hap-hap. It's Mac Lake.